Napanood niyo na ba itong video na ito sa Facebook or sa TikTok? Kaya nga, nandito kami ngayon para alamin kung bakit nga ba ito dinudumog at pinipilahan. Ha? Grabe. Ang ganda ng pagkaluto ng pansit. Ano kayo? Sarap, ang sarap. Kung ganun, welcome to Reviewing Social Media Featured Food Stand starring Kuya Mike's Pansit Bato, The Normal Customer Edition. Trivia muna tayo, pare. Nagsimula ang Pansit Bato sa probinsya ng Bato, Camarines Sur. Kilala ang Pansit Bato sa kanilang chewy and medyo makapal na noodles kumpara sa ibang Filipino noodle dish. The exact recipe for Pansit Bato can vary from region to region and from one cook to another. Kumbaga, madalas kino-customize. At bago tayo magsimula sa ating review, hahatiin natin ito sa tatlong aspeto. The service, satisfaction, and quality and quantity. Service. Since nakilala sila sa social media, expected ko na matagal akong pipila. It took me an hour para makapag-order and another more than 30 minutes para makuha yung order ko. But then again, expected ko na kasi nag-trending sila. They are actually well aware sa situation ng pila and they always apologize for it na nakakapagpalubag naman ang loob. And ito yung mga in-order ko. Sa isang special pansit ba to? Isang yung may lechon, tapos isang dinuguan. Dinuguan po. 195. Ano po name nila, sir? Mark po. Meron na dito. Thank you. Ano po Mark? Po. P.O. Yan. Thank you. Ha? Satisfaction. But before tayo lumanding sa aspeto na to, naubusan sila ng toppings na Shanghai para sa kanilang overload and naubusan sila ng lechong kawali. Kaya pinalitan ko na lang yung mga pwedeng ipalit. Mark po. Wala na pong ano, wala na pong Shanghai. Wala na Shanghai. Kanina to? Sad. Hindi, okay lang, sige lang. Tamang sisig yung overload. Pa, yung balik ah, sige, ano na lang, yung ano na lang. Itlog na lang. Ito yun? Oo, pwede ba? Dalawa. Hindi, baka sobra naman. Kahit isa lang. 30 po yung ano, 15 po ito. 15 isa, baka, kasi 30 na to eh. Tapos, basta sakto lang dun sa price. Yung lechon ko? Oo. Ayan po, sakto. Sakto to? Okay, okay. Thank you. Ang pinalit ko sa Shanghai is yung additional chicharong bulaklak and doon naman sa lechong kawali is dalawang itlog. Satisfaction. Pansit ba to overload? Oh my God. I really enjoy this overload. Yung chicharong bulaklak nila bagong luto kaya crispy. Yung siomay nila, it's just your typical siomay pero yung city style na sisig yung nagdala. And oh my God. Naaalala ko pa din yung lasa ng sisig. Medyo natamisan lang ako ng konti pero goods pa din. Naglalaro sa bibig mo yung lasa ng sisig at saka ng pansit bato na nagko-compliment sila but not in a weird way pare. For 90 pesos pare, this is a 5 out of 5. Kung pupunta kayo dito, this is one of my recommendation. And since wala nga lechong kawali, we will consider this one as plain pansit bato. And I can say, this is very authentic. Hindi dahil sa Bicolano yung nagluluto ah. Kasi parehas din nito yung lasa dun sa mga natikman ko na alam kung paano magluto ng authentic na pansit bato. Pansit bato with dinuguan. Kung hindi ka pa nakapag-try ng pansit bato, pag narinig mo to or nakita mo to, baka mawirduhan ka. But it works. They complement each other. Masarap yung dinuguan pare, malasa, pero hindi overpowering dun sa pansit. Quality and quantity. Right for the price pare. Isa sa mga nagustuhan ko sa stall na to is you have a lot of options. Meron kang siyam na pwedeng pagpilian. From plain to overload. The only downside is mahaba yung pila. Mag-wait ka talaga kapag nasaaktuhan mo yung dagsa ng tao. Pero then again, expected na to. Sana magawa nila ng paraan yung haba ng pila at yung dagsa ng tao. And at the same time, wishing them in the future na magkaroon sila ng sarili nilang place para ma-accommodate nila yung ganung kadami ng tao. Babalikan ko ba? Absolutely pare. Babalik-balikan ko to. Pero, pag humupa na yung trend or then again, mas convenient na umorder kasi mas may enjoy mo to na kapag ka-order mo, saglit lang, makukuha mo na agad. But then again, Kuya Mike's Pansit ba to got a 5 out of 5 kung ang pag-uusapan is yung mga pagkain lang na natikman ko. Hoping in the future na magkaroon sila ng sarili nilang place para ma-accommodate yung dagsa ng tao. Idol, since maraming tao dito and mahabang pila at hanggang 8:30 lang, dadaling ko naman kayo sa aking ano, dadaling ko kayo kung saan ako nagpapansit ba to. Malapit lang. Let's go.